ang sinasabi ng gobyerno ngayon. Ito, we are really hopeful. November, marami na. Ay, sana ako din. Sana naman bago mag-birthday, mabakunahan na ako, ha. Diba? Sana ho, ito nga. Sabi ng ating national government, hopefully by November, makamit na natin yung herd immunity. So, ito yon. Target ng pamahalaan na makamit ang population protection o yung tinatawag na herd immunity sa NCR bago magpasko. Paliwanag ni National Task Force Deputy Chief Implementer Vince Dizon. Posible ito dahil tuloy-tuloy naman ang pagdating ng bakuna sa bansa. May ulat si Sweden Velado Ramirez. Kapag nabakunahan ang isang tao, napoprotektahan niya ang kanyang sarili laban sa virus na nadudulot ng sakit na COVID-19. Dahil dito, hindi na siya magiging carrier ng virus na makakahawa pa sa iba. Ito ang konsepto ng herd immunity o population protection. Sa pamamagitan ng population protection, nabibigyang kaligtasan mula sa virus ang mga taong hindi kwalipikadong mabakunahan. Halimbawa ay iyong mahina ang immune system, tulad ng mga sanggol at may sakit tulad ng HIV at cancer. Gayun din iyong may vaccine allergies. Sa National Capital Region, target ng pamahalaan na makamit ang population protection bago sumapit ang Pasko. Nasa 13.9 million ang populasyon ng NCR. Para makamit ang herd immunity sa isang lugar, 60% hanggang 70% ng populasyon ang kailangang mabakunahan ayon sa World Health Organization. Kumpiyansa naman si NTF Deputy Chief Implementer Vince Dizon na basta't may steady supply ng bakuna at sa pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor, may sasakatuparan ang population protection bago sumapit ang Pasko. Dahil sa magandang report ni Secretary Galvez, napadating ang bulto ng mga supplies natin simula June, e tingin natin mula June hanggang Nobyembre ng 2021, maaabot natin yung 70% ng NCR plus A. Batid ng pamahalaan na may ilan pa rin mga Pilipino ang nagdadalawang isip na magpabakuna. Pero giit ni Dizon, ang kumpletong bakuna at population protection ang magiging mga susi para makabangon muli ang ating bansa. Nakakakita na tayo ng unang-una pagbaba ng mga kaso at mas importante, pababa ng mga namamatay dahil sa COVID-19. At dahil doon, hindi na tayo matatakot na magbukas pa ng ating ekonomiya. Sweden Velado Ramirez, para sa Bayan. Yan, tapos ito pa. Samantala, patuloy na dumarami ang mga nagpapabakuna sa bansa. Pero sa kabila nito, pinukula pa rin ng ilang mga senador ang vaccination program ng pamahalaan. Sino bang mga senador yan? Agad namang itong sinagot ng Malacañang. May ulat si Mela Lesmoras. Ibinida ni na Presidential Spokesperson Harry Roque at NTF Deputy Chief Implementer Vince Dizon na malaki na ang iginanda ng takbo ng National Vaccination Program sa bansa at patuloy pa itong pinaiigting ng pamahalaan. Ayon kay Secretary Dizon, buong Pilipinas sakop sa programa. Sa ngayon, pumalo na anya sa higit 4.3 million doses ang naiturok na 4.3 na ang nabakunahan, di ba? Ang galing! Palakpakan! Tapos peak accomplishment per day, 236,000. COVID-19 vaccine sa bansa at umabot na rin sa lagpas 236,000 ang pinakamataas na bilang ng mga nabakunahan kada araw ngayong linggo. Ang target natin ay umabot tayo ng hanggang 500,000 per day. At naniniwala kami sa mga susunod na buwan, lalo na napadating na ang bulto ng ating mga order, very, very achievable yan. Pero sa kabila nito, ang ilang senador nababagalan pa rin sa sistema. Ayon kay Senator Panfilo Lac. Grabe ha. Kahit maganda na ang takbo, nababagalan pa rin ha. Son, senyales ang issue ng vaccine for sale na desperado na ang mga tao sa... Hindi! Senyales daw sa issue yung vaccine for sale, kaya talo parang desperado na. Hindi... Yung vaccine for sale na yan, dahil luyan sa mga scammer. Ha? Kahit noon, napakarami ng scammer. Ha? Kahit noon, lahat na lang ginagawang scam. Pati face shield, pati face mask, ini-scam ng mga Pilipino. It doesn't mean mabagal yung vaccine natin. Lagi ka na lang saw-saw-suka. Wala nang ginawa itong si Lacson kung hindi magreklamo, no?
Eh, bakit? Porkit, asan na yung vaccine? Ba't di mo itanong sa sarili mo? Oh. Diba sabi, sino ba nagsabi? Si Soto. Ba't di mo itanong sa sarili mo? Bakuna. Kaya't habang tinutugunan ito ng gobyerno, dapat grabe ay madaliin na rin ang vaccine rollout. Sabi naman ni Senator Grace po, grabe talaga mga ano, we must take past act. Nako! Malapit na talaga ang eleksyon. Talagang naglalabasan ng mga tutulog-tulog. Mabilis na aksyon din ang solusyon para hindi tayo mapag-iwanan sa pagbangon. At banat naman ni Senator Risa Ontiveros. Nako, si Risa Ontiveros! Yan o kasi yung mga mawawalan na ng trabaho sa 2022. Kaya kailangan ng pumapel. Kailangan ng magpamidya kasi tanggal na sila sa pagiging senador. Kailangan na nilang alam niyo na yung tawag doon eh, meron ko inahanap na ano eh, yung yun. Pero sa bagay nga ng nationwide rollout ng mga wala naniniwala sa iyo. Nag-adjust. Wala! Ang malinaw sa ngayon ay kung paasa lang. Wala! Walang naniniwala sa'yo! Umalis sa isip ko na maputi ko natin para baga nagdadasal na tayo sumablay sa ating vaccination. Wag naman po. Pero ang... Ano sabi ni ano? Napipiko na daw siya kasi parang gusto sumablay? Ngayon ay puro paasa lang talaga ang administrasyon. Hindi ko pumaalis sa isip ko na makritiko natin para baga nagdadasal na tayo sumablay sa ating vaccination. Wag naman po. Pero ang determinasyon po ng Pangulo, magkaroon talaga ng population protection, lalong-lalo na dito sa Metro Manila Plus, at ang target date po natin, November 27. Mag-usap na lang po tayo pagdating ng November 27. Muli namang tiniyak ni Secretary Roque sa publiko na lahat ng COVID-19 vaccine sa bansa ay ligtas at epektibo. Lumabas kasi sa resulta ng isang survey na nangunguna sa mga vaccine brands na gusto ng ating mga kababayan, ang Sinovac at Pfizer. Ay! National survey ang gusto ng tao, si Sinovac at Pfizer? So, hindi effective yung paninira sila sa Chinese vaccine ng mga dilawang tae. Diba yan na nga, ano na mga dilawang tae, sira na ang Sinovac? Pero 39% pala gusto Sinovac. Paano na yan? Pero pinakamaraming nagsabi na ang gusto nila ay galing sa Amerika. Bagamat meron tayong preference sa stateside, unahin man muna po natin ang ating mga buhay, ang ating buhay ng ating pamilya, ng ating community. Sabi nga, Sinovac made by Asians for Asians. Alam mo kung bakit gusto ng mga ibang tao yung sa Amerika? Ang problema kasi hindi kinukonsider ng Amerika yung ano eh, yung vaccine ng China. Ewan ko kung bakit ganun. Parang pagkagaling sa ano, ayaw nila. Diba? Ewan ko ba? O, Gabriel Monsalud. Mga mema, mga wala naman kayong ginagawa-gawa dyan. Oh. Dad, magpabakuna na po kung anong available. Melales Moras ako, para sa bayan. Ako talaga kahit ano, magpapabakuna na ako. Kaya yung sa mayor namin dito sa aming lugar, ako po si Banat Bay, gusto niyo gusto niyo hindi ko kayo banatan, iturukan niyo na lang ako. Joke lang. Wala akong kinikilingan at wala naman ako sinasabi sa inyo kung taga saan man ako, ha? Ah, di ba? Kasi hanggang until now eh, wala pa akong bakuna. Ano ba 'yan? Ay naku naman, oh, tabi ka na diyan, Godiva. Natutulog na ako, hyper pa rin ako. Ano ba 'yan? Oh, di ba? Anyway, 'yun po ang ating balita ngayong araw na ito.